mas milky siya on my end. Gusto ko yung kahit matunaw yung yelo, yung nalalasahan ko pa rin yung coffee. Eh. Masarap lahat. Masarap lahat. Haluin naman, mo kasi inom naman... tayo ng inom, hindi naman natin hinahalo. Welcome to another episode of BlogaPlay. What's up? Welcome to another episode of BlogaPlay. So brought to you by BlogaPalooza. Yeah, my name is Vincent, ang photogaps and videogaps on TikTok. And I am Reese, and you can find me in the Foodie Station sa Instagram and in TikTok. So Vince, ano bang gagawin natin today? Nako, today, titikim tayo. Marami tayong iinumin today. So today, iinom tayo ng mga iced coffees at irarank natin sila, pero blindfolded. Parang exciting yan, ah. Alam mo, ilan ba yung huling kape mo, Vincent? Nako, as a non-Dunkin person, ang huling kape ko ay kahapon. Ay, mahilig ka nga sa kape. Mahilig tayo sa kape. Ako, pero I can drink coffee din, eh. Any time of the day, I can. Kasi, actually, wala siya masyadong effect sa akin na nagigising ako or inaantok ako. Kaya, talagang perfect na perfect tong iinawin natin today. Eh. Correct yan. Kaya excited na ako sa titikman nating mga iced coffees ngayon. So, let's start! So, sabi mo, parang everyday kong uminom ng coffee. Ano ba yung mga usual na in-order mo kapag feel mong uminom ng coffee? Ganyan. Actually, medyo ano ko, classic lang eh. Alam mo yun, yung parang simula sa pool na uminom ko ng iced coffee, palaging iced caramel macchiato. Parang sa kahit saan. So, kunwari, pumunta ako dito, tapos wala silang ganun. Ano yung parang kalasa nun? Ganun, ganun ako pala. Ikaw? So, mahilig ka sa mga may milk. Yeah, tsaka yung matamis. Yan. Alam mo, kailangan natin yung mga sweetness sa life. Total opposite tayo. Kung mahilig ka sa may milk, ako mahilig ako sa black coffee lang. Ay, so, pero yung may konting sweetness, kasi gusto na may konting sweetness, may konting bitterness, kasi gusto natin ng may balance sa life. Ay, tama naman. Gusto mo yan? Gusto ko yan. Gusto natin yan. Kaya pag nag-o-order ako, yung black lang na may konting sweetness para mas magising tayo. Okay, so, blindfold tayo. Paano ba ito? Okay. Para tayo na sa Pinoy Big Brother. Yes. Bird box, gano'n. Housemates, titikim na kayo ng iced coffee. Baka nakikita mo, ha? Kamataya. Ilan to? 4. Yam? Kita niyo po ba here? Itong akin, parang medyo watery na siya. Siguro natunaw na yung ice. Feeling ko din. Pero, mas milky siya on my end. Feel ko ito magugustuhan mo. Ito, mas milky siya. Hindi ko masyado malasahan yung coffee niya. Hindi ko alam kung dahil nga dun sa yelo. Mm-hmm. Pero kasi gusto ko yung kahit matunaw yung yelo, yung nalalasahan ko pa rin yung coffee. Mm-hmm. Gusto ko yung may naririnig pang ice, pero nalalasahan din yung milk, yung coffee. Pero for this one, parang more on milky side siya eh. Parang natatabangan na nga ako eh. Mm-mm. Pero feel mo ba magigising ka dito? Ako feel ko hindi. Feel ko din hindi. Pero okay naman siya, I mean kung... Yeah. Maybe because of the ice nga na natin. Kung trip mo lang mag-ice coffee. Pero parang huubos ko na, ba't gano'n? Yun na nga eh, inom din ako ng inom eh. Parang, okay, sige. Parang tama na, baka hindi natin matikmahan. Masyado siyang milky, pero inom ako ng inom. So, masarap naman, oh. Masarap naman siya. Masarap naman siya. Ay, team. Nako. Feeling ko natunaw talaga yung yelo. Oo, natunaw lang yung yelo. Pero masarap talaga siya. Oo. Kita niyo naman, inong, sip kami ng sip eh. Actually, masarap to kasi dapat may partner to na donut. Masarap yung ano niya niyo. Oo, pero kasi hindi mo na malalasahan yung drink itself kapag meron pang ano. Pero syempre, kailangan pagkakape. Kailangan may pantulak. Ay, tama ba? May pambara. May pambara. Oo.
Okay! So, second coffee na tayo, tapos na tayo dun sa first. Actually, nakaka-excite! Sana mga 10. Medyo na-hype up ako dun sa coffee na yun. So, ngayon, excited na tayo para sa second coffee. So, yes. Let's go! Blindfold ulit! Coffee number 2. Mm-hmm. Ay, ang gusto ko to. Actually, ang sarap na to. Masarap nga ito. Alam mo yung ano, ito yung sinasabi ko, na kahit parang natunaw yung yelo, may lasa pa din. Oh. Sa akin kasi, hindi ko pa rin medyo nalalasahan ko yung coffee, pero parang na-overpower siya nung flavoring niya. Actually, matamis siya. Matamis siya for me. Pwede siyang, pwedeng padagdagan pa ng konting milk ba? Mm-hmm. Tingin mo? Mm-hmm. Milk or extra shot ng espresso kung meron sila. Oo, tama. Ganon. Pero, ito, I think sweeter to for me. Mm-hmm. Pero feeling ko tatagal siya na ganyan na yung lasa. Kasi parang feeling ko tunaw na yung yelo, pero malasa nga eh. So, ito na yon basically, diba? Mm-hmm. Ito na talaga yung lasa niya. So, okay naman. Okay. Wala, parang wala akong mapili. Parang lahat naman masarap. Parang kaya ko naman siyang inumin lagi. Mm-hmm. Siguro kung ako, basta masarap to. Mm-hmm. Masarap din yung isa. Masarap lahat. Pwede ba lahat? Nako, hindi pwedeng lahat. Dapat isa-isa muna. Pero ito siguro perfect. Perfect pag nag-work ka. Kasi gusto mo meron kang naiinom na, mm-hmm, na something matamis para yung nagigising yung diwa mo. Or yung isa kasi parang kung nagkikrave ng iced coffee, siguro perfect yung isa. Pero ito kapag, mas perfect siguro to kapag nag-work ka para nagkakaroon ka ng energy. Ako, perfect to kapag nagda-drive. Mm. Lalo na pag-traffic. Pwede din kasi dapat nagigising ka eh. Mm-hmm. So ito, yan. Ito siguro, ito yung mga perfect na pampagising. Sabi ko na nga ba? Kaya pala, kasi alam mo, masarap yung hot niya to eh. Actually, yung sa Dunkin Donut, hot coffee talaga yung natitikman. Mm-mm. Pero okay na yun sa akin. Parang chocolatey na coffee. Mm-mm. Ito kasi, di ba sabi ko kanina kahapon lang ako nag-ice coffee. Ito yun. Ito yung ininom ko na ice coffee kahapon. Kaya siguro sabi ko, taste familiar. Masarap din to na may kasamang munch. Mm-hmm. O kaya yung choco butter nut. Ay, choco butter nut! The Kenneman. And on to our final iced coffee. Pwede ka na final ba? Final, no? Mm-mm. Kala ko ba mga tin? May mga bagay talaga na may katapusan din. Walang forever pala talaga, no? Oo, totoo yan. Hashtag okay, walang forever. Pero ready na tayo sa ating third iced coffee? Yes. Okay, blindfold ulit. Parang lalagyan pa lang may Ay! Parang iba yung ito yung pinakakaiba sa lahat. Oo. Although ito, first impression ko. Parang gatas, diba? Yun. Oo, yun yung first impression ko. Para siyang gatas. Guys, tama ba? Baka nakalimutan nila yung coffee, pero meron ba? Hindi ko din malasahan or yung coffee. Baka. May sasabihin sana ako, may kalasa siyang gatas, sasabihin ko sana, kaso makabaw. Pero yun yung kalasa niyang gatas. Yung gatas ba niya is the normal milk? Kasi diba may parang mga ibang milk na nilalagay sa coffee ngayon? Oh, pero sorry, hindi ko malasahan yung kape. Skim milk ba to? Oo, parang, you think? Baka kasi diba parang sa ibang coffee shops meron yung, mm-hmm, I mean, the iced or the hot milk orders lang siya talaga. Baka ito yung iced na milk. I don't know, sorry. Yeah, pero feeling ko, parang sa lahat, ito yung, hindi ko mafe-feel na umiinom ako ng coffee. Ng coffee, tama. If it's iced coffee, pero more on milky side talaga siya. Parang nabuhos yung gatas. Kasi inom tayo ng inom, hindi naman natin hinahalo. So, minsan talaga yung mga tao ganang nagmamadali Nagmamadali. Tinitikman kasi agad, hindi mo na inaalam. Dapat talaga, inaalam hindi mo na lang. Hindi mo na kinikilala. So, diba? Sige, haluin muna natin. Kailangan malalim ang pagbubukay. Ayan. Sige. Halo-halo muna. Okay, another tikim. Ayun. Yan ang
after everything, nasang milk pa rin siya para sa akin. Oo. After nung unang tikim, sa pangalawang tikim. Teka lang. Pangatlong tikim. Ay, Halloween. Sa unang tikim, gatas pa rin. Pangalawang tikim, gatas talaga. Pangatlong tikim, gatas talaga. Ngayon ko lang nalaman na may ganitong klase. So kapag may kaibigan ako na sasabihin niya, hindi siya nagko-coffee. Oo, tama. Pero mag-aaya tayong mag-coffee. Yes, tapos tama. Papatikim natin to sa kanya. Correct. Oo. Tapos ang ending, Oo, tama. Kala kasi ko meron, hindi ka nagko-coffee. Meron mga friends talaga na, okay, sige, iaayaan natin ng coffee. Ayan. Pero parang hindi gusto yung lasa ng coffee. Ito. Pero ito, I think siguro naman may coffee, hindi lang siya ganun kalasa. Baka masyado siyang diluted. So ito, I think, ito yung perfect na coffee para sa kanila. Sa kanila. Oh no. Yes. It's the best. It's Seattle's best. Seattle's best. Yes. Hindi ko siya naisip at all. Pero yes, it's the best. At least now I know. Na kapag mag-Seattle's best. I know that. Alam na natin na it's Seattle's best. Alam mo kasi sa Seattle's best. Eh kasi nga 'di ba lagi akong matamis mag-order yung ice caramel macchiato nga. Mm-hmm. So, tingin mo ba ano siya? Mas konti yung calories niya kasi wala siyang matamis. Kasi baka mag-switch ako bigla to this. 'Di ba? So ito na nga, Vincent. Ito na yung time to judge kung ano talaga yung gusto nating ice coffee. It's verdict time. It's verdict. Meron ka na bang mga may ranking ka na ba ng mga ice coffee na natikman mo kanina? Meron na, pero sa totoo lang ah, parang pwede bang ano, lahat? Ay, pa lahat? Mahirap ang lahat. Kasi nga, dapat pwede namang lahat, pero hindi dapat sabay-sabay. Okay. Yes. Dapat ano, dapat may tandaan natin yan. Pwede na bang tikman lahat? Bakit wag lang sabay-sabay? Okay, so, okay. Ano ang verdict natin? Go. Ako muna. Mm-hmm. Sige, para sa akin, given na gusto ko nga yung sweet and creamy, yung Dunkin' Donut. Yan. Kasi ako nga yung tipong ano eh, hindi ko naman nilalaklak yung coffee eh, pagka yung iced coffee. Siyempre, kailangan may pacing, you know, di ba? Mm-hmm. So, importante sa akin na pagka natunaw na nga yung yelo, may lasa pa rin. Mm-hmm. Kasi, ano yan eh, pag binili mo, may gagawin ka pa eh. Either mag-work ka, or magda-drive ka, di ba? Mm-hmm. So, kumbaga, minsan matagal bago mo inumin ulit. Mm-hmm. So, kapag lasang tubig na siya, edi sana tubig na lang yung binili ko, di ba? Ganun. Mm-hmm. Pwede ko masasabing yung iba, the rest are like that. Pero, siya yung perfect na naka-capture nung kung ano yung gusto. Yes. And then, next is yung Team Hortons, of course. Mm-hmm. And last ko yung kay Shuttle's Best. Kasi, yun nga, I think, milky, mas milky siya kesa dun sa coffee and hindi siya matamis. Pero siguro nga kung dumating sa time na mag-iiwas-iwas ako sa sweet, baka mag-flip at maging yun yung maging next ko naman gusto. Ikaw? Nako, ako siguro, para hindi masaktan lahat ng mga iced coffee. I-rank na lang natin sila kung paano yung saan sila best na type of person. So siguro yung third na tinikman natin, yun nga perfect siya sa mga tao na mas mahilig sa lasa ng milk more than nalalasahan nila yung coffee. Mm-hmm. So I think yun yung talagang natikman natin dito sa third din. So I think yun yung best for those types of person. Yung first coffee naman, which is si Team Hortons, yun yung gusto lang na may hint of coffee, pero more on yung gusto ng palette nila is milky pa din. Pero may konting hint ng coffee. And then last, and yun, actually yun yung personal favorite ko, which is yung second coffee na tinikman natin, si Dunkin. Kasi yun yung talagang balance, yun yung perfect. Yun yung merong milk, nalasahan mo yung milk, nalalasahan mo din yung coffee, at saka gising ka, nagpapalpitate na ako. At saka gising ka. May next batch. Ngayon, nagpapalpitate na ako. Ayan. So, yun talaga. Yun yung personal choice ko. Si second din yung personal choice ko. So, match na match pala tayo dito. Yes. Kaya ng ating damit, matching na matching. So, yun sa mga types of person na gusto ng balance of everything,
the second coffee is the best for me. Yes. And it's my personal choice. So, kayo guys, if you want, you can try it ng sarili niyo. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng panlasa. So, malay natin, di ba, yung gusto namin, as hindi naman yun yung gusto ninyo. Pero, okay lang yun. Kanya-kanya tayo ng... gusto. Gusto at kanya-kanya tayo ng opinion. Yes. Diba? Respect my opinion. My opinion. The joke. And that's it po sa ating episode ng Tikiman ng Iced Coffee and verdict ng best iced coffee dun po sa mga natikman natin. And? So, guys, don't forget to like and share BlogaPlay in Facebook at saka sa YouTube. And follow nyo na rin kami. And yan, follow nyo na rin kami, Video Gaps on TikTok and The Foodie Station in IG and TikTok. See you guys the next episode ng BlogaPlay. Bye guys! Bye-bye.